Okay. Yan. Ah, mag-usap kayo muna ni Brother Wendell. Okay, isa mapagpalang gabi, Brother Wendell Talibong. Yes, Yan, hello, diba? brother. Nada. Oo, sa mga programa lang tayo magsusuntukan, ano? Pero ikaw ay aking kaibigan, ano? Yan. Okay. So, ako'y didiretso na, no? Ang ating discussion, no, unahin natin, linawin, wala akong sinabi ng Osamis. Ikaw ang nagbanggit ng Osamis. Ang sabi ko, Mindanao. Yes, Alam mo Mindanao. ba, ba? Oo. Ang nasa isip ko ay doon sana sa Gensan, sa baluarte ni Alfred Nguho. Kilala mo si Alfred Nguho, di ba? So, doon ko naiisip. Pero yung Osamis, alam ko na bahagi yan ng Mindanao. Pero, sabi ko nga sa iyo, gusto ko sana sa neutral ground, no? Na yung, kumbaga, hindi baluarte ng CFD at hindi rin baluarte ng Adventist. Kasi ang mangyayari niyan, maliit lang na grupo, katulad ng 3E Media, no? Oh, katulad ng 3E Media, maliit lang ang 3E Media, no? Ayan. So, ang mangyayari kasi niyan, kaya ayoko ng audience impact, kakaunti lang kami, makukuyog kami. Kasi may, alam naman natin na mayroong debate na may nagsusuntukan talaga, may nagbabatuhan ng upuan, naranasan natin yan kapag tayo dumadayo ng plaza. Ano? Eh, since alam ko naman kayo ni Brother Paul Alima ay matino na magkausap at may venue nga talaga kayo, no, na naiisip, no, katulad sa Cebu, sa Plaza Independencia, yun ang aking naisip. Kasi yun ang nabanggit sa akin ni Paul Alima noon, yung Plaza Independencia. Ano? Pero kaya ko sinabi neutral yun, Brother Wendell, ay dahil na matatandaan mo, yung CFD Cebu ay against sa God Died ng CFD National at ang CFD ay against automatically yan sa Seventh-day Adventists. Kaya quits tayo. Ikaw ay nasa National, o ako ay nasa Adventist. Oh, so, Oh, so walang problema yan, Bro Dinmar. Tatanggapin ko. Pero yung sinabi mo na may naganap na suntukan kahit kailan, hindi pa yan nangyari sa simbahang Katoliko, no? Na debate. So, tatanggapin ko na magharap tayo sa Cebu City and then yun sa Plaza Independencia na sinabi mo. Ito ang counter ko sa haman ninyo dahil nagsimula itong debate nila ni Father Darwin batay sa hamon ni Pastor Chris Bacalares, no? Ang hamon ni Pastor Chris walang paksa, walang latagan, question agad. Pero sa actual na negosasyon nila, ang sabi ni Chris Bacalares, Pastor Chris Bacalares, na sa fundamentals ng Seventh-day Adventist versus Catechism ng Catholic Church ang talakayan. Pero ito ang counter na hamon ko. Limited tayo kasi sa tulad sa debate nila ni Father Darwin. Di sagutin yan. Wala sa fundamentals. Wala sa Catechism. So, nagiging limited. Ang gusto ko, lahat na aral kahit wala, basta itinuturo ng Seventh-day Adventist, kahit nasa magasin ninyo, kahit nasa mga aklat na kinukot ninyo, na aklat daw katoliko na kinukot. Halimbawa, yung ginagamit ninyong national, na Catholic national na aklat. O yun, palagi ang ginagamit kasi na iginiit na sa Katoliko daw yan. Na kahit kailan, hindi talaga yan sa Katoliko. Pero yun ang... So para di tayo magiging hanggang sa 27 Fundamentals Doctrine at Catechism, lahat na aral, kahit nasa magasin o mga aklat, yun ang ating tatalakayin. Lord Denmar?
problema kasi, brother, alam mo naman, brother Wendell, yung ating napag-usapan sa programa, di ba? Ang sabi mo, Anya, sinabihan kita ng tampered kasi binikita mo ng papel yung contemporary Bible. Though hindi yan ang issue, no? Ngayon, ang sa akin, kaya Excuse naman me, tayo gusto excuse me, natin ng Brother peace Imnar, case. excuse me. Kahit patingnan mo yung original na Bible, walang dikit yun na nangyari. Oo. Walang dikit yun. Pwedeng yun din ang tatalakayin natin na nagtampered ako ng Bible. At patunayan ninyo, dinikitan ko, ipakita ko yan sa inyo. No? Pero yun ang gusto ko, no, di tayo limited sa 27 fundamental doctrines versus catechism. Bakit? Dahil Brother Wendell, marami akong gustong itanong sa inyo sa paggamit ninyo sa mga aklat na hindi naman sa Katoliko, pero pinapaniwala ninyo sa mga tao na Katoliko yon na aklat na kinokot ninyo. So kaya, ito ang gusto ko sa harapan natin. Yung mga aklat na koteksyon ninyo na ginagamit, pakitae tayo ng mga original. Yan po, Abrajando. Brother Oh, Denmar? Ito yan. Yes, ito yan. Kung gusto mo na lahat ng aklat namin, lahat ng referensya, at lahat ng referensya ninyo, no, na physical, sabi mo nga, physical, ang mangyayari nito, Brother Wendell, dadali mo pati yung mga nasa Vatican Archives. Kasi alam mo naman, si Samuel Bacchiocchi nag-aral sa Rome. Alam mo naman yan, di ba? Oh. So Eh, kukuha ka pati sa Rome ng physical wag book. mo na yung problemahin kung ano ang hahanapin mo. Ang wag ka na magproblema niyan. Ako nang paala. Basta hindi limited ang ating talakayan sa 27 fundamentals. Oh. Sisingilin ko talaga kayo. Gusto kong sisingilin ang Seventh-day Adventist sa mga koteksyon ninyo na hindi naman aklat Katoliko na gustong ipalitaw ninyo sa Katoliko yon. So, yon ang offer ko sa inyo, no? Dahil sa totoo, hindi naman ako ang naghamon. Kayo naman ang naghamon. At ito ang counter namin. Huwag ilimit sa 27 fundamental doctrines dahil meron kayong mga magasin pa at may mga aklat kayo na ginagamit na sa Katoliko daw. So, di walang limitasyon sa CCC at 27 fundamental doctrines. Game ka? Denmar? Okay, ito sagot ko naman. Hindi ako papayag. Bakit? Kasi yung mga magazine na yan, yung mga sinasabi mo, katulad sa inyo, ang official ninyo ay Magisterium at CCC. So kung i-require ko yan, that is not official. No, that is a supplemental. Kaya gusto namin, dito tayo mismo sa doktrina natin magtagpo. No? Wala tayong ibang pag-uusapan. Lahat ng revision ng inyong katisismo, lahat ng klase ng inyong katisismo, no? At gayon din sa lahat ng version ng aming fundamental beliefs, doon tayo magtatalo. Doon tayo sa opisyal. Kasi kapag ka-opisyal, no, ay hindi tayo mawiwindang, hindi tayo mawawala sa topic. Brother Wendell? Rajando, yun ang sinabi ko na hindi limited lang sa... Eh, Okay, paano sige. natin? Oo, sa 27. Wait lang, Brother Wendell. Ang gusto lang ipaklaro ni Brother Wendell ito, ganito lang. Gaya nung nangyari doon sa debate ni Pare, ni dialogo ni Pare Darwin tsaka ni Bacalares, sinasabi doon na mga writings ni Ellen G. White ay authoritative source. Pero nang kumuha si Pare Darwin ng isa sa mga writings ni Ellen G. White, pinagbawalan siya ni Pare Darwin, ni Bacalares. Nung kumuha si Pare Darwin ng isa sa mga writings ni Ellen G. White, pinagbawalan ni Bacalares kasi ang reason ni Bacalares, hindi na yan parte ng 28 fundamental belief. Mm. Yun ang ibig sabihin ni Brother Wendell na dapat, halimbawa, fundamental belief, doon kukunin ang tanong.
Pero may mga references na pwedeng gamitin na nakalink naman doon, ipahintulot yan. Yan ibig sabihin, Brother Denmar. Oo, yun nga, hindi ako pumapayag kasi sabi ko nga doon tayo sa official lang. Pero meron naman akong substitute, Brother Wendell. Total, pinag-uusapan natin si Ellen White. Pinag-uusapan ko doon sa aming program yung Santo Papa. Ganito na lang, sino ang dapat pakinggan ng tao? Si Ellen White namin, na propetisa namin, o yung Antikristo ninyong Santo Papa? Yan ang ating pag-uusapan, no? So, ikaw ba, willing ka? Brother Wendell, comparative study ang gusto ni Denmark. Pareho kayong affirmative, pareho kayong negative. Payag ka ba doon? Payag ako dyan. Oh. Ah, sige, sige. Papayag ako. So, yun na lang, yung kalawang tema na lang na sino pero dapat pakinggan. Sayang talaga, dahil ang una kasi na hamon ni Bacalaris, hindi yan nagsimula sa katikisim lang. At 27 fundamentals, nagiging limited, no? Ang sabi ni Bacalaris, lahat na, tanungan tayo, walang latagan. Lahat na mga ituturo ng SDE, lahat na mga itinuturo ng, yun, tanungan agad. Yun ang sinabi ni Bacalaris noon. Pero nang nag-usap sila ni Father Darwin, may limitasyon na. Ang gusto So, yung 27 fundamentals. Ibig mo sabihin, Brother Wendell, payag din ako sa pangalawang paksa niya. Okay, so pangalawa. So, saan sa'yo doon yung una, pangalawa? Kasi no holds bar dapat eh. Oh, dapat no holds bar. Dapat talaga. Para maganda yung laban. So, ibig sabihin, hindi lang tayo sa Catechism of the Catholic Church, lahat na. Hindi lang tayo saan. Halimbawa, pagbigyan natin para mapag-aralan. Pagbigyan natin, ha? Halimbawa, itong aklat ng Seventh-day Adventist na nasa ating kamay na nagsabi si Ellen Goldwhite ay isa sa bulaang propeta. Kung gagamitin ko yan, ipaano sasabihin nila? Wala yan sa 27 fundamentals. Ibang aklat yan. Ayan, ibang so, aklat yan. Ipaano natin yan magamit? Brother Denmar, ang ibig sabihin ni Brother Wendell, no holds bar. Kumbaga, palabasan talaga to ng angas sa katotohanan. Sino ba talaga ang may katotohanan? Kayo ba o ang Katoliko? So, dapat no holds bar. Brother Denmar. Yes, ako yung sumasaka yun dyan. Kaya nga ang aking suggestion sa kanya, Ellen White at yung Santo Papa, no? Na siyempre, alam mo naman, yung ating pinag-usapan doon, no? Yung apostolic succession, yung Papa, mababanggit yan yung mga references. At maaari mo rin idalhin yung mga sinasabi mong mga magazine, mga aklat ni Ellen White. Lahat pwede mong ilatag doon sa ikalawang paksa. Ngayon kung yan ang sasangayunan mo, paksa. Ito, sino ang dapat pakinggan ng tao? Si Ellen White o ang Papa sa Roma? Okay, Brother Wendell. No holds bar pa rin yan, Brother Wendell, kasi lahat na, pwede na ilabas lahat. Oo, sige. Basta, pwede ilabas lahat. Okay. Okay. Ano, tagtagwa 1 hour pa rin kayo? 1 hour. Question and answer. Sige. Tapos, hati-hatiin ng tag 30 minutes para palitan. Yes. Okay. Okay, so... Okay. Okay na yon. So, plus sa independensya. Ang tanong ngayon, ang exact date. Kasi magpapadala ako ng cameraman eh. ito nga. Pero gusto ko lang kasi linawin kasi may nabanggit si Brother Wendell. Kung baka kinukonsider ako rin. Ang sabi niya, paano daw naging neutral ground yung Cebu samantalang may ubispo kami doon at mayroon kami yung spiritual director. Now, gusto ko maging malinaw ito, Brother Wendell, kasi kung sabihin mo na baluarte pala ninyo ito, no? I suggest, no? Ay hindi tayo ito sa baluarte ng Adventist at saka hindi tayo sa baluarte ng CFD. No? Baga man ako man ay nagkamali kasi sabi ko nga sa'yo, may CFD si Bukase na against sa ganda doctrine ng CFD National. So, malamang ay alin sila talaga sa iyo. No? Pero,
Nasa sa iyo yan kung gusto mo talaga sa Cebu. Ako, mag-stick ako doon. Pero kung may iba pang option, sige, go lang tayo. No? Kung may iba pang option, okay lang din. Kung sa Cebu, okay din sa akin. Ano kaya masasabi mo? Brother Denmar. Okay, okay na ako. Okay na ako sa Cebu. Okay na sa Brother Denmar sa Cebu. Rojando. Ang tanong na lang yung petsa. Rojando, bago mo na yung petsa, bro. Kumusta, Brother Denmar? Bro, ano pala okay yung... Okay lang. Isama mo yung mayabang mong kasama na gustong amunin si Brother Jando para sila din. Tama. Si Jeff. Yung nagsabi na si Jando ang gusto niyang iharap. Isama kay para makita yung kayabangan niya, Bama. Para magiging dalawa sa side sa SDA at sa Catholic. No, Brother Denmar. Kaya ka na isama si Jeff? Hindi ko masasagot yan, no, sa panig ng Tri-Media. Si Brother Jeff ay may sariling kaisipan, no? Hindi ko masasagot yan. Pero ang tiyak ko na pupunta talaga ay si Brother Glenn Alado. Brother Mar, ipaabot mo na lang sa kanya na huwag siyang magmayabang kung hindi niya kaya ng aramon si Brother Jando kasi mapapahiya siya, bro. Ito na lang, Brother Denmar. Pwede bang hingin yung Facebook ni ano ni Brother Jeff para makontak ko siya? Sige. Ano ba i-chat mo, i-chat mo, i-chat mo na lang sa akin, bro. Mamaya after this Zoom. Pero pwede din, okay ba sa iyo yung ating petsa na December na kasi ako yung missionary dito sa Laguna. Bali, ang crusade namin, alam naman ni Jando, dati siya nag-Adventist daw eh. So may crusade kami na gagawin, preparation ng 1 month, at ngayong November nga yung 1 month namin crusade. So matatapos siya November 30. Definitely talaga, December talaga makukonsider ko na petsa. Ngayon, merong 4 na linggo ang December. No? Sunday lang kasi ako available eh. No? Sunday. So merong 4 na Sunday ang December. Ano ba ang ano mo? Kung halimbawa first Sunday of December or second, ano prepare mo? Pwede, first Sunday. Okay, first okay, Sunday. First Sunday. Sige. Okay, lilista ko nga dito. Teka ha. Puko ng ballpen. Okay, first Sunday. Okay. Isusulat ko dito, bro, Wendell, ha? Okay. First Sunday. First Sunday ng December is December 1. No. December 1. Ayan. December 1. December 1. Okay. Okay na tayo sa petsa. Okay. Siguro naman. Oo, doon na tayo. Doon na yung tayo. Oras naman, yung oras. Ano naman? Siguro after lunch. After lunch, mga 1 p.m. Or hindi ganito. Gawin natin ganito, bro, Wendell. Gusto kita mga kasundo dito talaga. Yung, alibawa, sa umaga, una namin ilalatag si Ellen White. So ikaw ang mag-negative, di ba? Sa umaga, kami ang maglalatag kay Ellen White. Sa hapon, no, ilalatag mo yung papa ninyo sa Roma. Gawin na lang, gawin natin hapon na lang. Gawin natin hapon ang latagan. Okay, sige. Walang problema sa akin. Walang problema sa akin. Basta matuloy lang ito at talaga namang maluwalhating loobin ng Panginoon talaga. Wala lang pumasok na bagyo kasi di natin kontrolado yan. Radio to Mendel, ha? Sige. Yun. Okay, final na ito. Siyempre, pumasok na ako dito. Okay, December. Dito sa akin. December 1, Brother Wendell, after yes. Lunch. Oo. Sige, papadala ko yung cameraman namin dito. And then, okay na to. Okay na. Okay. May tanong ako sa iyo, Denmar. Ba't yung atin, dalawa, hindi nangyari? Kasi, ayun nga, busy ako dito sa crusade, Brother Jando, no? Okay, alam mo okay. Naman, missionary, Sleiman. Nangangaral tayo eh.
Okay lang, naintindihan ko naman. Sige, thank you sa iyo, Brother Denmar. Okay, so salamat mga ito ah, Brother Jando, gusto ko lang linawin. Sa ating mga kapatid na Katolik, hindi po ako kaaway ha. Kami dalawa ni Brother Wendell, sa program lang kami nagtusuntukan. Pero yan, si Brother Wendell ay nire-respeto ko yan. Ha, Brother Wendell, Walang kaibigan ko to. problema. Okay, God bless. So, God bless you. Sige, thank you, Brother Denmark. To make his message known, he's our responsibility.